Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Janet. So mga kaibigan, kung hindi nyo pa po nagagawa, please click subscribe po sa ating YouTube channel. Dito po sa YouTube, syempre YouTube channel nga eh. Please subscribe po sa ating YouTube channel. At meron din po tayong Facebook page. Pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Pangalan po niyan pareho ay Coach Jared, para simpleng-simple. Wala nang drama-drama. Bago tayo magpatuloy mga kaibigan, tayo po muna yung magsa-shoutout sa ating mga kaibigan dyan sa Sendwave. Okay. So si Sendwave po mga kaibigan ay isang mobile app na kung saan mga kaibigan ay pwede kayong magpadala ng inyong mga remittances online. Napakadali mga kaibigan at wala pang fees. Antibay niyan. So gagawin nyo lang mga kaibigan ay punta kayo sa inyong mga telepono. Okay, hanapin nyo si Sendwave sa Apple App Store or sa Google Play. Download. Mas madali, i-ano nyo lang ito, i-QR code niyan. May QR code dyan. Download nyo at mag-register at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, iba't ibang bangko sa Pilipinas. At kung gagamitin nyo po ang aking promo code, kung gagamitin nyo po ang aking promo code na Coach Jared, ay pwede po kayong makakuha ng $10 free credit. Okay? So, ayan mga kaibigan. Kung kayo po ay nakabase sa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, and Ireland, ay mag-download na po kayo ng Sendwave at download kayo ng Sendwave and then padala na kayo sa mga minamahal sa buhay. Share nyo rin sa mga ibigan, sa mga kasama nyo, mga OFWs para marami tayo makagamit at makinabang dun sa $10 free credit. Okay, so kita-kita po tayo mga friends. Kita-kita agad. Joke. So, ayan mga kaibigan, gamit na kayo ng Sendwave. So, Eshi, Supreme Court, SC, issues show cause order versus Lorraine Badoy. Ang sabi, former NTFL CAC spokesperson Lorraine Badoy is now as the subject of a show cause order from the Supreme Court, asking her to explain why she should not be cited for indirect contempt for her statements against Manila Regional Trial Court Judge Marlo Magdosa Malagar. Ito yung sinasabi. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. Okay. Puntahan natin yung dokumento. Ito na, panoorin lang natin yung video. Ito yung balita kagabi. Sorry na. Pwede mag-sorry. Ayan. Yan natin, paki-comment agad ha, kung walang audio, paki-comment agad. Yan. Binigyan ng Korte Suprema ng 30 araw si dating NTFL CAC spokesperson Lorraine Badoy para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt kaugnay ng mga banta niya laban sa isang hukom. Nasa front line ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Naglabas na ang Korte Suprema ng show cause order laban sa dating spokesperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC na si Lorraine Badoy. Sa anunsyo ng SC, binigyan nito si Badoy ng 30 araw mula sa pagtanggap niya ng nasabing resolusyon kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt ng Korte Suprema. Kaugnay ito ng serye ng mga Facebook post ni Badoy na naglalaman ng mga pag-atake at pagbabanta laban kay Manila RTC Judge Marlo Magdosa Malagar. Si Judge Malagar ang nagbasura sa prescription case o petisyon ng gobyerno para ideklara bilang teroristang grupo ang Communist Party of the Philippines at ang dalawang sangay nito, ang New People's Army at ang National Democratic Front. Kaninang tanghali, nagsama-sama sa labas ng Korte Suprema ang ilang abogado para maghain ng petisyon sa SC. Gusto ng grupong Movement Against Disinformation o MAD na mapatawa ng indirect contempt si Badoy. Considering the gravity and the contumacious nature of the statements of Yusek Badoy, or former Yusek Badoy Partosa, we believe that that would be punishable, that would be constitutive of indirect contempt for improper conduct that indirectly or indirectly impede or degrade the administration of justice, no? And obstruct the administration of justice. We cannot countenance the posts of Badoy, one of which would be to kill some of the judges.
Sa higit 30 pahinang petisyon ng grupo, ginamit nilang basihan ang tatlong Facebook post ni Badoy ilang araw matapos ibaba ni Judge Malagar ang kanyang desisyon. Kabilang dito ang post na nagsasabing passionately lawyered o masidhing nag-abogado si Judge Malagar para sa CPP-NPA. Tinawag din ni Badoy na shameless o walang kahiyan ang desisyon ng hukom. Binansagan din ni Badoy si Judge Malagar bilang walang prinsipyo, mangmang at kaibigan ng CPP-NPA-NDF. Binigyan din sa petisyon ang pagbabanta ni Badoy na patayin si Judge Malagar pati na ang pagtawag ni Badoy sa hatol ng korte bilang metikulosong depensa para sa CPP-NPA-NDF. Gayun din ang pag-aakusa niya kay Judge Malagar na hayagang pag-abuso sa kapangyarihan at pagtawag sa kanya bilang traidor. Sa isa pang Facebook post, tinawag pa ni Badoy si Judge Malagar bilang isang horrible judge at isang judge straight from the bowels of hell o mula sa impyerno. The Supreme Court that repeatedly said that you can express your disappointments or your disagreement with the decisions of the court. But there's a limit to that. You cannot lambast the court for what it did. Maging ang mister ni Judge Malagar na banggit din sa isa pang Facebook post ni Badoy. Inakusuhan niya si Attorney Leo Malagar bilang quote-unquote cadre of the CPP-NPA-NDF in the youth sector. Nagpahaging rin si Badoy na may mga abogado na tinawag niyang urban operatives ng CPP-NPA-NDF na tumulong umano sa pagbuo ng malodorous o masangsang na desisyon ni Judge Malagar. Pangamba ng grupong MAD, baka mauwi sa mas malawak na pangre-red tag kung palalampasin ang mga pahayag ni Badoy. We lawyers, we officers of the court, go to the Supreme Court right now to respectfully plead to them, to the justices, to do something about this, otherwise we'll be decimated. What about the officers of the court be decimated? We cannot even represent those who are being tagged. Red tag. So we cannot do that. Kabilang sa mga nais tukuyin ng SC ay kung hayagan niyang inatake ni Badoy ang desisyon ng Manila RTC sa pamamagitan ng kanyang social media accounts. Kung naguudyok ba ang kanyang mga social media post ng marahas na lingwahe laban kay Judge Malagar. Kung maituturing ang kanyang mga pahayag bilang incitement o panguudyok na gumawa ng karahasan laban sa isang hukom. At kung maituturing bang parte ng protected constitutional speech ni Badoy ang kanyang mga pahayag. Una nang itinanggi ni Badoy na pinagbantaan niya si Judge Malagar at binabaluktot lang daw ng kanyang mga kritiko ang kanyang mga pahayag. Wala pang bagong sagot si Badoy kaugnay sa inihaing petisyon laban sa kanya at sa utos ng Korte Suprema. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Nagugulat ako sa dami ng mga grupo na naglabasan ngayon. Di ba merong hukom.inc na hindi natin alam kung saan hinugot. Ngayon meron itong MAD, Movement Against Disinformation, na hindi natin alam kung saan hinugot. Parang, mga to? Paano? Saan sila nagkagaling? Parang sila mga ipis na pag pinatay mo yung isa, maglalabasan yung iba. Parang, saan sila? Ano nangyayari? Meron pala mga gantong grupo. Ano po sinabi ng sa briefer? Press briefer ng Korte Suprema. Okay, ito po ay patungkol sa mga statements made by Lorraine Mariti Badoy. Ba't hindi na siya certain? Dati certain, di ba? Allegedly threatening Judge Marlo A. Magdoza Malagar acted as follows. So dahil po sa mga statements ni Hukom.inc na hindi po natin alam kung saan ang galing, Philippine Judges Association na mayroon palang ganun, at University of the Philippines College of Law Faculty, yan dahil sa ano ng mga statements, at dahil daw sa report ng Office of the Court Administrator na meron dong mga paraan para siguraduhin ang safety at security ni Judge Malagar. At pangatlo, ipinag-uutos nila na magsumite si former USEC Badoy ng show cause. Okay. Ibig sabihin, parang ano yan, mga kaibigan? Sulat na nagpapaliwanag
kung bakit hindi ka namin dapat i-cite in indirect contempt. Yun po yan. Yan o. But hindi ka namin dapat i-cite ng indirect contempt of the judiciary and therefore of this court. Okay? Ang ganito mga kaibigan, no? Ang nakakagulat dito, eh, hindi po ang RTC ang gumalaw. Korte Suprema po ang gumalaw. As a law student, student pa lang naman, I defer to the wisdom of the Supreme Court kung bakit sila nag-moto proprio na naglabas ng statement ng ganito. Sila lang nakakaalam yan. Baka mayroon sila nakikita na hindi natin nakikita. Pero yun. Baka mayroon sila nakikita na hindi natin nakikita. So, ito po yung mga dahilan na dapat sagutin ni Yusek Badoy or former Yusek Badoy. Doktora na lang. Para yun yung current niya. Doktora Badoy. Whether or not she posted or caused the posting of the statements attacking the September 21, 2022 resolution rendered by the RTC in civil case number in any or all of her social media accounts. So, ang una pong tanong ay kung nag-post ba siya o siya ang nag-umpisa ng mga post na umaatake kay Judge Malagar. Yun po yung unang tanong. Para sa akin po, again, I defer to the wisdom of our Supreme Court. Korte Suprema yan eh. Whether or not her social media post encouraged more violent language against the judge concerned in any or all of her social media platforms. Kung ito, kung kanya raw pong post ay nagtulak, naggayahin ang kanyang violent language. Dito po may problema sa salitang ito, violent language. Laban kay Judge Malagar. Okay. Number two. Number three. Whether or not her post in the context of social media and in the experience of similar incendiary comments here and abroad was a clear incitement to produce violent actions against a judge and is likely to produce such act. Okay. Dito medyo we're treading thin ice already. Ito walang problema to. Yan. But again, I defer to the wisdom of our Supreme Court. Okay. Itong pangatlo, actually itong dalawa na to, medyo para sa akin, ako lang naman to. This is my opinion. Medyo thin ice, medyo manipis na yelo. Diba sa mga nakakaalam ng snow? Diba kapag ano, merong quote sa English na you're treading on thin ice? Ibig sabihin, naglalakad ka sa manipis na yelo. Anytime, pwede kang malaglag sa tubig. At pag nalaglag ka sa tubig, patay. Yari. So ito pong dalawang to, medyo threading on thin ice po itong dalawang to. Sa akin lang naman. Ito pong kanyang pangatlo, na kung kanya daw pong social media post, kung kanya daw pong social media post ay nagresulta sa violent action, ibig sabihin nagresulta sa pananakit laban kay Judge Malagar. It can be anything ha, pananakit, it can be anything. Physical, emotional, psychological, kasi basta violent action. Hindi naman sinabi kung anong klaseng violent action eh. Sinabi lang violent action. And is likely to produce such an act. Ibig sabihin, pwede ba itong, ito yung ano dito eh. Nagresulta ba ito sa kapahamakan ng judge o pwedeng magresulta sa kapahamakan ng huwis? Yun. And last but not the least, whether or not her statements on social media accounts implying violence on the judge is part of her protected constitutional speech. Ibig sabihin, yung kanya daw bang sinabi sa social media
na patungkol sa violence o pananakit o kapahamakan ng isang huwes ay parte ng constitutional speech. Okay. Puntahan po natin yung rules on court, of court sa contempt. Rule number 71. Direct contempt kapag nasa loob ka ng korte. Indirect contempt. Ito. Section 3. Indirect contempt to be punished after charge and hearing. So, ibig sabihin, nasa labas ka na ng korte, tapos na yung hearing, etc., etc. At meron kang ginawa. Ano ang iyong kasalanan? After a charge in writing has been filed and an opportunity given to the respondent to comment thereon, within such period as may be fixed by the court and to be heard by himself or counsel, a person guilty of any of the following acts may be punished for indirect contempt. Okay, so misbehavior of an officer of a court. Okay, disobedience or resistance to a lawful writ. So, halimbawa, merong ruling, hindi ka sumunod. Yun, that's indirect contempt. Any abuse or any unlawful interference in the process or proceedings of a court not constituting direct contempt under Section 1. So, halimbawa, nanggugulo ka sa kaso na hindi related sa direct contempt. Ayan, dito sa taas. Ayan. Papasok yan sa indirect contempt. Any improper conduct tending directly or indirectly to impede, obstruct, or degrade the administration of justice. Yan, indirect contempt. Assuming to be an attorney, an officer of a court, and acting as such without authority. Failure to obey a subpoena duly served and the rescue or attempted rescue of a person or property in the custody of an officer by virtue of an order or court or process of a court held by him. So, ito po yung indirect contempt. Yan. Ngayon, saan kaya papasok dito yung ginawa ni, yung sinabi ni Doktora Badoy? Saan kaya papasok dito? Hindi pa natin alam. Kasi hindi naman sinabi dito sa show cause. Ayan, hindi sinabi sa show cause. So, hindi pa natin alam. Basta indirect contempt. Okay. Bakit sa akin nasabihin pag may indirect contempt? For any contempt. Ayan. How proceedings commenced? So, paano? Paano daw magpo-proceed ang indirect contempt? Okay? So, initiated motu proprio by the court. Pero in all other cases, sa mga ibang kaso daw, pwede daw yung verified petition with supporting particulars and certified true copies of documents. Kaya po si Supreme Court ang nag-file ng show cause kasi dahil dyan, lahat ng petitions na to, tatlong petitions kasi to, nirekta sa Supreme Court. Kaya wala akong choice ang Supreme Court. Kung hindi umakto, hindi ho ito kasalanan ng Supreme Court, ha, mga kaibigan. Hindi po inaapi ng Supreme Court si Doktora Badoy, hindi po. Dinagawa lang po ni SC ang kanilang trabaho. Matakot po tayo pag hindi nag-respond si SC. Doon po tayo matakot. Ibig sabihin, hindi ginagawa ni SC ang kanyang trabaho pag hindi niya ginawa ito. So, dahil may verified petition, okay, tsaka full compliance with the requirements for filing initiatory pleadings for civil actions, okay, ayun, gumalaw ang Korte Suprema. Hindi ko kasi nila talaga pwedeng i-ignore. Hindi ko nila pwedeng i-ignore to, mga kaibigan. Kasi mas hindi ho makatarungan yun. Hindi ho pag, mas ano ho yun, hindi ho maganda yun. Mas pangit. Ibig sabihin, hindi ginagawa ni Supreme Court yung kanyang rules of court. Eh, syempre, hindi mo pwedeng ganunin ng Supreme Court, diba? Supreme Court pa ang susuway sa kanyang sariling rules? Hindi mangyayari yun, mga kaibigan. Hindi mangyayari yun. Okay. If the contempt charges arose out of or are related to a principal action pending in the court, the petition for contempt shall allege that fact, but said petition shall be docketed, heard, and decided separately unless the court
and his decision orders the consolidation petition, consolidation and of the contempt charge, etc., etc. So yun. Okay. Kasi kailangan talaga sa proseso yung mag-file ng ano, show cause. So, where to be filed? Either sa RTC at dahil sa Supreme Court, dahil meron silang petitions o di nag-motu proprio sila. Hindi na nila pinahaya, hindi na nila inintay yung RTC. Diretso na sila sa what do you call this? Diretso na sila sa nag-motu proprio na lang sila. Ngayon, ano ang punishment? If ever ma-fine ka ng guilty of contempt or indirect contempt. Okay, he may be punished by a fine not exceeding 30,000 pesos or imprisonment not exceeding 6 months or both. Okay? If the respondent is adjudged guilty of indirect contempt committed against an RTC court or a court of equivalent or higher rank, he may be punished by a fine of not exceeding 30,000 pesos or imprisonment not exceeding 6 months or both. Okay? Kung lower court, he may be punished by a fine not exceeding 5,000 pesos or imprisonment not exceeding 5 months or both. Yun. Yun po ang punishment sa indirect contempt. So, ano yan? This is just part of due process. Alam niyo mga kaibigan, ako po, personally, happy ako na nangyari to. Bakit? Kasi mga kaibigan, number one, tumatakbo po ang ating due process, tumatakbo po ang ating korte. Hindi po sila bulag, pipi at bingi. Kahit alam natin galing sa kalaban to, and most probably is just propaganda, ako po masaya na tumatakbo ang ating judicial system. Happy po ako dyan. Isa pa pong dahilan kung bakit po ako happy. Kasi mga kaibigan, mapagbibigyan ng pagkakataon si Dr. Badoy na ilaban ang kanyang kaso laban sa Korte Suprema mismo, mga kaibigan. Matindi yan. Kasi mga kaibigan, si Dr. Badoy mismo, kasi ang defense ni ano dito ni Dr. Badoy, hindi ko siya pinagbantaan. At wala ring nangyaring masama dyan sa judge na yan dahil sa mga pinost ko. Yun ang defense dyan, malamang sa malamang, ni Dr. Badoy. Ngayon, pag tinanggap ito ng Korte Suprema, napakagandang balita noon, mga kaibigan. Mawawala na naman ng pangil ang sinasabing red tagging, ang violence daw na nagaganap dahil sa red tagging. Na meron daw mga namamatay, may nasasaktan dahil sa red tagging. Mga kaibigan, pag nanalo si Yusek Badoy dito, yun po ang epekto niyan. Magiging jurisprudence, mga kaibigan, na red tagging does not result into violence against those who are being red tagged. Kasi red tagging is not a crime. Mga kaibigan, excited po ako dito. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Papunta pa lang tayo sa exciting part, mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, I hope mga kaibigan, yung abogado ni Dr. Badoy dito, sobrang ganda ng argumento nila laban sa ano, sa mga akusasyon ng mga makakaliwang grupo, mga kaibigan. Kasi pag naipanalo to, mga kaibigan, ang ganda ng resulta para sa atin, para sa mga Pilipino. Sa totoo lang. Sana maipanalo to. Kasi mga kaibigan, pag natalo dito si Yusek Badoy, dito sa indirect contempt, contempt lang naman to, mababang kaso, indirect contempt, mababa lang naman. Pero mga kaibigan, tingnan nyo kasi yung tanong. Whether or not social media posts encourage more violent language against the judge concerned in any or all of her social media platforms. Mga kaibigan, pag nanalo dito si Yusek Badoy or si Dr. Badoy, pag natalo dito si Dr. Badoy,
magkakaroon ng jurisprudence. Magkakaroon ng jurisprudence, mga kaibigan, na violent language exists. Na mayroong violent language sa social media. Ano po ang kasunod niyan? Censorship sa social media. Pwede ka nang dalhin sa korte pag may sinabi kang pwedeng i-consider na violent language. Patay ang freedom of speech, mga kaibigan. Ako, sinasabi ko sa inyo. Ito yung totoong chilling effect, mga kaibigan. Ito yung totoong chilling effect. Maniwala kayo. Violent, yan yung mga salitang violent language na yan. Diyos ko, mga kaibigan. Delikado yan. When we are talking about language and speech, it is always a very, very sensitive issue because that is part of our human right. Eh, yung mga makakaliwang grupo nga, hindi natin pinipigilang magsasalita eh. Tapos tayo mga ordinaryong citizens, pipigilan nila tayo magsalita laban sa kanila. Bakit? Kasi kinonsider nila na violent language. Yun. Delikado po ito, mga kaibigan. This is a, itong item number 2 is a very sensitive topic. Kaya kailangan po dito yung abogado ni Dr. Badoy, napakahusay. Kailangan mapatunayan niya na ang sinabi ni Dr. Badoy does not constitute violent language. Handa ba kayo na masensor ang ating mga sinasabi sa social media? Na maski simpleng post mo lang? Maski simpleng post mo lang, pwedeng i-consider na violent language. Kahit walang actual violence, ha? Yun. Next, ito pang number 3. Medyo delikado rin to, mga kaibigan. Medyo delikado rin to. Whether or not her posts in the context of social media and in the experience of similar incendiary comments here or abroad, dito medyo ano ako sa abroad eh, yung dito na lang sana, was a clear incitement to produce violent actions against a judge and is likely to produce such an act. Kung ang kanya daw bang pinost ay magre-resulta sa karahasan laban sa huwes or pwedeng magresulta ng karahasan dito sa huwes. Mga kaibigan, wala akong problema up to the point na incitement to produce violent actions against the judge. Wala akong problema yan. Pero yun likely, mga kaibigan, nakakatakot yung likely. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari. Krimen na. Yun po yun, mga kaibigan. Nakakatakot. At actually, itong dalawang to, yung ito kailangan talaga maano to, masagot ng mahusay na mahusay na mahusay ni Dr. Badoy at ng kanyang abogado. Kasi this will affect not just them, not just Dr. Badoy, but all of us. Sa item number 3 po, mga kaibigan, dito, yan, item number 3, kapag dyan po, mga kaibigan, hindi po nila nailaban yan ng maayos, ano po ang mangyayari? Censorship pa rin, mga kaibigan. Sasabihin nila na ang red tagging pa lang, pagsasabi, wala pong salitang red tagging, mga kaibigan, ha? Hindi po yan krimen. Wala hong legislation na nagsasabi na krimen ang red tagging o isinama yan sa revised penal code. Wala tayong amendment sa revised penal code na nagsasama ng red tagging. Wala tayong special law tungkol sa red tagging na nagsasabing ito ay krimen. Wala. Pero kapag natalo si Yusek Badoy dito, si former Yusek Badoy, ay magkakaroon ng konting pangil ang pinaglalaban ng mga kaliwang grupo na red tagging. Kasi, it will be considered violent language and it will likely produce such an act. Yun. Pag hindi na ipagtanggol yan ng maayos ng abogado ni Dr. Badoy. Kaya mga kaibigan, alam ko po marami pong nag-iisip na hindi na maliit na bagay lamang itong pinagdadaanan ni Dr. Badoy.
Pero this is a big deal. Malaking issue po ito, lalong-lalo na pagdating sa freedom of speech. Lalong-lalo na pagdating sa freedom of speech. At alam po natin, mga kaibigan, na ang Korte Suprema po has the wisdom. Tiwala po tayo sa Korte Suprema na meron po silang wisdom na alamin ang diferensya. Na alamin ang diferensya ng violent language at violent act. Alam po nila yan, mga kaibigan. Hindi ka po magiging associate justice or hindi ka magiging justice ng Korte Suprema kung putyo-putyo ka sa dinami-dami ng magagaling na abogado. Diba? Hindi ka magiging justice ng Korte Suprema kung putyo-putyo ka. Lalo na yung chief justice. Hindi ka magiging chief justice kung putyo-putyo ka. Maliban kay Sereno, kasi hindi naman siya naging totoong Chief Justice. Na ano nga, diba? Nakuwaran. Ako, I'm looking forward to this. Ako po, mga kaibigan, is excited about this case. Very, very excited about this case. And I'm looking forward doon sa magiging, ano, magiging isasagot. 30 days eh. 30 days. So, medyo matagal pa. Sasagarin nila yan, 30 days na yan. So, medyo matagal pa. Mga October pa tayo, mga November pa tayo makakakuha ng update dito. But ako, mga kaibigan, I'm excited. I'm excited dito. And Doctora Badoy is really taking it with great stride. I really admire that woman. Yung ano niya, yung strength of character. At saka yung strength of will, ang tibay, mga kaibigan. Kontakin ko nga, ma-interview sa Sabado. Tignan ko nga. Tignan natin, ha? Tignan natin, mga kaibigan, kung pwede natin ma-interview si Dr. Badoy sa Sabado. Kukontakin ko siya mamaya. Please click subscribe po dito sa ating YouTube channel, Coach Jared. Pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Coach Jared din ang pangalan. At see you again tomorrow on our next Coach Jared Live, right? Bye, everyone. I'll see all of you tomorrow. Bye.